Greetings smartwatch fans, babalikan ulit natin ang Aulon GTS smartwatch or Aulon GTS smartwatch. So sa mga nagtatanong, na-review na ba natin yung GTS smartwatch nito? Yes po, meron tayong video sa ating channel na check na natin yung mga iba't ibang menus kasama na rin yung design ng GTS smartwatch. May nag-request kung paano ba, daw ba ito i-connect sa support app. Yung smartwatch na ito, kung di ako nagkakamali, gumagamit ito ng JU Pro application na available sa Android at iOS. Sa video na ito, susubukan natin na i-connect ito sa support app sa ating Android smartphone. I-download natin yung JU Pro application at i-activate natin yung ibang mga features ng smartwatch na ito. So kung hindi nyo pa na-install o yung support app or nahihirapan kayong i-pair ang GTS smartwatch nito sa JU Pro application sa Android, panoorin nyo yung video nito. Papakita natin yung step-by-step process kung paano ba i-pair ang app sa Aulon or Aulon GTS smartwatch. Okay, so umpisahan na natin. I-install natin ang support app ng GTS smartwatch nito sa Android platform. Tandaan, sa Android smartphone natin i-install. Okay, kung gusto nyo ng iPhone or iOS installation, drop lang ng comment sa baba. Gagawin natin yan. So ito, napapansin nyo dito, meron tayong QR code. So gumagamit siya ng JU Pro app available sa Android at iOS. May QR code tayo dito. Pero sa case natin, i-search na lang natin sa Google Play Store. Pero tingnan na rin natin kung meron tayong merong QR code dito. Okay, product information, app. Oh, meron tayo dito. Okay. So pag nawala nyo yung box or yung user manual, hindi nyo alam yung pangalan ng support app, tandaan nyo meron dito sa smartwatch na QR code. Scan nyo lang at pwede nyo ma-download yung support app. Sa smartphone naman natin, punta tayo sa Google Play Store. Hanapin natin yung JU Pro application. Ngayon, so ito yung app. Meron tayong 1 million plus downloads dito. JU Pro Fitness Tracker. Very lightweight, 13 MB. Okay, ito ba yung latest? Tingnan natin. Kailan ba yung update nito? Ba't napaka baba ng capacity? So, G12 Pro. So, ito yung mga smartwatch na supported. Kasama na rin yung GTS. So, bago lang. March 30, 2024 in-update yung app. Okay, so seems okay naman. Install natin. Hintay lang natin na ma-complete yung download. So, 13 MB lang naman kasi. Madali lang to. And automatic mag-install to sa ating smartphone. Ayun na. Okay, wait lang natin. Installing. And ayun na nga. Tapos na yung pag-install ng JU Pro Fitness Tracker. So, itatry natin i-open yung app. Then, of course, i-prepare na natin yung smartwatch natin. Okay, finally, successfully installed na yung JU Pro Fitness Tracker natin sa ating smartphone. So, ito, i-open natin yung app. Tapos, i-prepare na natin ang ating Aulon or Aulon GTS smartwatch sa JU Pro app. So, open natin yung app. So, tingnan natin. Meron tayong first permission dito. So, allow JU Pro to access this device's location so while using the app. Okay, i-allow rin natin to. Run in the background. Okay. Activate natin yung Bluetooth. So, nag-ask siya na i-activate natin yung Bluetooth. Okay rin natin. Ito, meron tayong additional permission. Allow JU Pro to connect relative position of nearby devices. So, i-allow natin. Ayun na. So, tingnan lang natin kung may permissions pa tayo mamaya. So, dito sa baba, meron tayong home, exercise, device, at me.
So, para ma-pair natin yung GTS smartwatch natin, itap nyo lang yung sa device. Ayan. So, nag-ask for additional notification access. So, i-pair natin or i-activate. Hanapin nyo lang yung JU Pro. Tap nyo yung allowed. Allow JU Pro. So, JU Pro will be able to read all notifications. So, i-allow natin to. Pero kung ayaw nyo namang makatanggap, so, concerned kayo sa security or privacy, pwede nyo namang i-deny. So, sa atin, for demo, in-allow natin yung JU Pro. So, balik tayo ulit doon sa app. Reactivate Bluetooth. Okay. And, ayun na. So, na-connect na natin yung smartwatch natin. Okay natin to. So, just in case na hindi naman nakapair to, let us say naka-disconnect yung smartwatch nyo. Ito, napapansin nyo, hindi tayo nakakonnect. So, scan nyo lang. Then, makikita nyo dito yung model ng smartwatch nyo. So, itap nyo lang yung GTS. And, yun na. Aulon GTS. Yan. Kanina, na-activate na natin yung notification access. Just in case na hindi naman naka-activate, i-activate nyo lang. Then, mag-ask ulit yan ng permission. Ito, allow JU Pro to access your phone call logs, i-allow natin. Allow JU Pro to access your contacts, i-allow rin. Then, allow JU Pro to make and manage phone calls, allow. Again, kung ayon yung kung hindi kayo sigurado sa privacy nyo or security, pwede nyo namang i-deny. SMS notification, ayun. Message notifications, ito. Kasi previously na-install na natin to, yung ginamit natin yung smartwatch. Just in case na hindi to naka-activate, let us say naka-disable pa rin, i-activate nyo lang. Hihingi ulit yan ng notification access. Ito. Ito yung i-request niya. I-activate nyo lang. Okay, just in case naka-disable to, let us say naka-disable. So, pag-activate nyo yan, i-on natin, yun. Turn on authorization of notification. Confirm nyo lang. Then, hanapin nyo lang yung JU Pro. Activate ulit. And, i-allow. Yan. Okay. So, piliin nyo lang yung mga needed nyo na support app or na social app. Let us say Twitter, WhatsApp application, i-activate nyo. Facebook, ngayon na. So, makaka-receive na kayo ng notifications. Sa frequent contacts, ito, naka-add na tayo. So, just in case yung gusto nyong mag-add, tap nyo lang. Search nyo yung number, tap, then yun na. Automatic magsisynchronize yan sa smartwatch nyo. Tingnan nga natin. Okay, activity record, connect, contact person, ayun na. So, meron na tayo ditong contact person. Mag-add ulit ng contacts. Add nyo lang. Then, go back. Synchronize and ayun. Automatic na load na sa ating smartwatch. So, napakadali lang i-pair. So far, wala namang issues. Ito, may time format din. So, mga nagtatanong, bakit naka 24 hour time format? Punta lang kayo sa settings. Pwede nyong iset sa 12 hour. Or system default. Kung system default, susundin niya yung time settings ng smartphone nyo. Okay, sa watch faces naman, punta lang kayo sa dial market. Tap nyo lang. Okay, demo natin. I-allow nyo lang yung permissions. Allow JU Pro to access photos and media on your device. I-allow natin. Then, start nyo lang. Automatic, mag-activate yung smartwatch nyo sa download mode. At ipupush yung watch faces papunta sa smartwatch nyo. So, hintayin nyo lang. Depende yan sa internet connection nyo. Ayun na, napapansin nyo, nakita nyo, automatic nag-switch sa download mode yung smartwatch nyo. So far, napadali lang namang gamitin yung JU Pro na app para sa ating Aulon GTS smartwatch. Napapansin nyo, very stable yung connection, hindi pa na-disconnect katulad ng ibang application.
Kahit nang download tayo ng watch face, connected pa rin siya. Nag-set tayo ng contacts at application, connected pa rin. Napakadali na yung i-connect at i-disconnect. Just in case na hindi nyo na ginagamit, kahit na i-uninstall nyo yung app, pag-install nyo ulit, automatic hanapin nyo yung smartwatch nyo na GTS smartwatch at i-pair sa JU Pro app. Hindi ko lang alam kung ganun din yung performance niya or yung behavior niya sa iPhone. Pero sa Android platform, so far, wala tayong nakitang problema. So, hintay lang natin na matapos yung pag-download. 78%, 79%, 84%. So, hindi naman, okay lang naman yung bilis. Hindi naman ganun kabagal. 97, 98%. And complete. Ayun na. So, confirm. Successfully downloaded yung watch face. Sa additional features, meron tayong sedentary reminder, medicine reminder, custom alarm, at pag-set ng e-card. So, kung may mga katanungan kayo about sa GTS smartwatch o kung paano i-pair ang Aulon GTS smartwatch or Aulon GTS smartwatch sa JU Pro app, drop lang ng comment sa baba kung may mga request kayo, kung gusto nyo ng demo sa iPhone, kung paano i-install ang GTS smartwatch, drop lang rin ng comment sa baba. Subscribe at like sa nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Bye!